Isang kababayan naman natin sa Kuwait na si Jollibee Ranara ang karumaldumal na pinaslang ng anak ng kanyang amo, sinunog at ang masakit pa ay basag pa daw yung bungo at sinagasaan pa ng ilang beses bago siya dinala sa disyerto at yun nga ay doon sinunog. Kaya naman galit na galit itong si Senator Bong Revilla, lalong lalo na itong si Senator Rafi Tulpo sa sinapit ng ating kababayan. Kaya naman question niya, ilan sa mga travel agencies na nagpapaalis ng mga kapwa natin OFW, kung mga ang mga employer nga ba ng ating mga kapwa OFW ay hindi masasamang tao. Kaya naman nagpapatupad ngayon ng petition itong si Senador Rafi Tulpo, si Jenggo Estrada at si Bong Revilla na sana ay iba na daw yung Kuwait kasi nga ilang beses na, may namatay na sa ating mga kababayan doon at parang wala lang sa bansa ng Kuwait. Kaya naman narito ang nakakainis at nakapanginig na sa loobin ni Senador Rafi Tulpo dito sa Senate of the President. Before I end my speech, meron lang po akong mga gustong karagdagan. Tama nga po si Senator Jinggoy na kailangan talaga masusing monitoring kailangan needed because right now, as I see it, kulang po talaga ang tinatawag na monitoring para masiguro na safe ang ating mga OFWs. Ang isa pong matagal ko na pong iminimungkahi sa mga kinukulan ngayon sa ating DMW ay yung bakit kapag ang ating OFW pumunta ng abroad, kinakailangan nila ng police clearance, barangay clearance, NBI clearance, napakaraming clearance, parang kinailangan nilang dumaan sa butas ng karayom bago sila ma-deploy para masiguro na yung ating mga OFW ay walang record, hindi masamang tao pagdating doon sa Saudi. Pero bakit ito mga employer, wala man lang silang isinusumiti na kahit na anong record na magpapatunay na sila'y malinis, na ma-okay ang kanilang pagkatao para masiguro na safe ang ating mga OFWs. Lumilitaw, marami sa mga employers ay may mga criminal records, mga dating rapist, mga dating kriminal, dating mga manloloko, loko-loko, at hindi po na-screen. Yan po ang isa sa mga bagay na sinisiguro ko po na matutugunan na ng ating DMW to make sure kung ating mga OFWs ay well-screened bago pumunta ng abroad, dapat din ang mga employers na tatanggap sa kanila, sila din po ay well-screened to make sure na maganda kanilang record at hindi mapapahamak ang ating mga OFWs na tatanggap sa kanila roon. Isa pa po, tama po si Senator Jinggoy, ay monitoring. Yan din po ang aking sinasuggest noon pa. Kulang po sa monitoring. Palagay ko po may pagkukulang dito ang ating mga otoridad. I'm very sure, bago maganap ang rape dito kay Jollibee, meron na pong mga ginagawang hindi magaganda itong kanyang amo. And I'm sure siya po ay nakapagsumbong because hindi naman po agad-agad rarapin po ng isang amo doon ang ating OFW right there and then. Meron pong tinatawag na pagnanasa. Meron pong tinatawag na pag-atem. And doon pa lamang ang ating OFW for sure, yan po ay nagsumbong sa ating mga kinaukulan, sa agency, sa FRA, Foreign Recruitment Agency, o dili kaya nagsumbong sa Polo. Pero ano ang ginagawang aksyon usually sa akin po karanasan? A, sasabihin po ng mga recruitment agency, magtsaga-tsaga ka lang muna. B, parating ng replacement mo. And then C, tatakbong OFW sa Polo. Pagdating sa Polo, kadalasan walang sumasagot sa telepono. At kapag meron man, tatamad-tamad. Another thing, Madam President, na nanotice ko nung late, nung last hearing namin, consultative meeting, akin pong napansin na ayon po doon sa DMW at sa mga nakausap ko doon sa consultative meeting, 100 OFWs ang ni-recruit ng isang pangkaraniwang agency papuntang abroad. Just imagine, 100 OFWs a month.
para ang isang recruitment agency ay matatawag na isang agency karapat-dapat na magpadala ng mga workers abroad. Just imagine, 100 OFWs kada buwan. Sa isang taon, that is 1,200 OFWs. 1,200 OFW sa isang taon. Now, ang tanong, ilan ang mga tauhan ng mga recruitment agencies dito at yung sumasalod doon sa abroad na FRA? Kadalasan, 2-3. Paano sagutin ang telepono pag tumawag ang 1,200 halimbawa sabay-sabay dahil nagka-problema, tatatlo lamang po ang mga tao na sumasagot sa telepono. Those problems I have already addressed and I already talked to the DMWs even while we speak. Yan po ay kanilang pinag-aaralan kung paano ma-resolba ang ganong klaseng problema. I am not going to ask questions, but all I can say is I support fully ito pong privilege speech ni Senator Jinggoy Estrada, and I will work hand in hand with him and with the DMW para maprotektahan po ang kapakanan ng ating tinatawag na modern day heroes, ang ating mga OFWs. Dapat talaga meron screening, matinding screening ang gagawin ng ating mga recruitment agency dito, maging doon sa abroad, yung sa foreign recruitment agency, screening doon sa magiging employer ng ating OFW. Kasi again, I repeat for the end time, bago makapunta ng abroad ang ating OFW, ang worker doon, katakot-takot na screening, magpapakita ng mga kuwanong dokumento, come up with so many requirements to ensure na malinis siya, wala siyang record, at maging safe ang kanyang employer when she arrives there. On the other hand, walang pinapakita na anumang klaseng dokumento o patunay ang employer na siya ay harmless, na siya ay okay na maging amo. Matter of fact, meron pa akong isang insidente na itong isang amo ng rape ng OFW, nagmalupit at ng rape, umalis yung OFW at hanggang sa makauwi ng Pilipinas, minarapat na hindi na magsampan ng kaso. Ito po, ang nakakainit ng ulo at napamura po ako noon nung ako po'y nasa radyo, sapagkat after na matanggal yung ating OFW doon, makatakas sa impyerno, nagpadala ang the same recruitment agency ng another OFW sa same employer. And for the second time, namolest siya na naman yung pangalong OFW. Kaya ako po'y napamura. Kita niyo yan. I hope this is not the same recruitment agency. Hindi naman. Senator Tulfo. Pero I'd like to make it clear, Madam President, na hindi naman lahat ng mga agency ay loko-loko. Pero marami sa kanila. Kaya nga nung last consultative meeting, sinabi ko po na it's about time sarain ang mga FRA at mga recruitment agency dahil marami sa kanila ay mga hausyaw. Marami sa kanila yung walang kakayahan na magpatakbo ng recruitment agency. Marami sa kanila yung mga dami. Wala silang kapital, wala silang pera. Para kung sakaling kailangan ng OFW ng tulong, kailangan makauwi, wala silang pambigay ng pamasahe para makibalik na yung ating OFW. Kaya natitenga doon sa shelter natin. So, it's about time na sinabi ko po sa DMW sa last consultative meeting namin a few days ago na kailangan sarain itong mga FRA at itong mga recruitment agency. And I'll see to it as the chairman, committee chairman ng migrant workers na maisaayos itong ganitong klaseng problema at mailagay sa tweet. Ito pa nga po, Secretary Ople met with the parents of Jollibee on January 23. The parents told Secretary that they were able to talk to Jollibee on January 20, Friday. Jollibee complained of experiencing cruelty from the 17-year-old son of the employer and even recounted an incident where she was threatened with an ice pick. So, tama po ako. Noong nag-attempt pa lamang po itong perpetrator, nagsumbong na po si Jollibee sa magulang. Ang magulang po, nagsumbong sa recruitment agency rito.
meron na po silang pinuntahan. However, yung napagsumbungan, hindi po kumilos. Dahil kung kumilos lamang po sana yung mga napagsumbungan ng recruitment agency, hindi po sana nangyari ito dahil agad-agad pinull out na si Jollibee at din lang sa shelter. Unfortunately, Madam President, kung nagsumbong lang sana sa akin tanggapan ito, I would assure you, buhay pa sana si Jollibee. Dahil ang dami ko na pong kasong ganito na pagsumbong sa akin, in less than 24 hours, napupulot po yung OFW at nadadala sa shelter, and then after a few days or weeks, na ipapabalik sa bansa. It is very unfortunate na hindi po natawagan ang aking pisina. But anyway, tapos na po ito. And magtulungan tayong lahat dito, Senator Jinggoy, na this will never happen ever again. So ayun na guys, napakinggan natin at napanood natin kung ano ang mga opinion ni Senator Raffy Tulfo. Kasi nga hindi na basta-basta at hindi na tama ang ginagawa nila. Pero sa aking opinion na guys, base sa doon din tayo nagtrabaho ng napakatagal na panahon, kahit na iba yung Kuwait, meron pa rin pumapasok. At kahit na screening nila yung magiging amo ng isang kababayan natin, ay pwedeng-pwede pa rin kahit na hindi na sila pwede umerecord na yung isang amo, pwede pa rin silang kumuha ng Pinay na katulong kasi pwede nilang gamitin yung pangalan ng kanilang kapatid o kanilang kamag-anak para kumuha ng katulong. Kaya dito sa kaykabayan natin si Jollibee Ranara, sana nga ay makuha mo ang nakakaakibat na hustisya para sa pagkamatay mo. Kasi nakakaawa yung apat na anak na iniwan mo. Sana nga lang ay kung ano yung kinuha ng mga taga-Kuwait, ay ganun din yung kaparosan o kapalit ng kanilang krimen na ginawa. Sana lang ay makuha mo agad yung hustisya na para sa iyo at lalong-lalo na sa iyong baby.